Pamilyar tayo sa kasabihang, great things start from small beginnings. Tunay nga po, maraming mga dakilang bagay nagsimula sa simpleng pangarap. Sa simpleng pangarap, doon nagsisimula ang mga dakilang bagay. Palapakan natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Nakakatuwa sapagkat ang dami nating nakikitang great things in this world. Dami nating nararamdaman, wow, very fantastic, kahanga-hanga, mga dakilang bagay, grabe. Pagpupunta ka sa Maynila, yung mga taga-bukid, taga-probinsya, ay nganganga sa napakalaking mga buildings. Kuy, paano ka nang nagawa, are? Hindi lang mga malalaking malls, ang lalaki ng mga tulay, ang lalaki ng mga buildings sa mga Makati, mapapanganga ka. Pagpunta mo sa ibang bansa, lalong malalaki. Pero alam mo, kung papaano nagsimula. Sa simpleng plano, sa isang simpleng foundation. Dito na lamang sa Taal Basilica, sa maraming napunta dito kahit COVID, kahit pandemic, sa araw-araw na pagpunta ng mga tao, laging mapapanganga. Father, sobra namang ganda ng inyong Taal Basilica. Grabe ang altar. Grabe ang fasad. Wow! Ang ganda. Amazing! Pero alam natin, nagdaan ito. Nagsimula sa simpleng pangarap. Simpleng plano. Alam natin ito'y bago dito natayo ang simbahang ito, andun sa may San Nicolas. Ang simbahang ito, doon. At alam natin na naganap, napakaraming pangyayari, hindi lang lindol, hindi lang pagsabog ng bulkan, kundi ang daming pagsubok, mga bagyo ng ating buhay. Katulad ng simbahang ito, the biggest church in Asia. Pero nagsimula sa simpleng pangarap, simpleng plano, at simpleng mga foundation. And look at this. Pwede nating ipagmalaki ang simbahan ng Taal Basilica. Palabakan natin ang Panginoon na nagmamahal sa atin. Saan ito nanggaling? Saan ito nagsimula? Sa maliliit na pangarap. Sa maliliit na plano. Ang mga pagbasa, lalo tigit ang ebanghelyo'y nagpapahiwatig. Katulad ng butil ng mustasa. Sigurado namang tayo lahat ay pamilyar sa mga mustasa. Sa ating bakuran, pagpupunta tayo sa palengke, alam naman natin, kaliliit naman ang butil eh. Pero may pagkakaiba ang mustasa sa Pilipinas at mustasa sa Israel. Parehong maliit ang butil, pero dun po sa Palestina, sa Israel, yung maliit na mustasa kapag ito'y natanim, ito'y nagiging pinakamalaking klaseng gulay sa lahat ng mga gulay, anupat sa mga yabong at malalabay na mga dahon, yung mga ibon ay nakapamumunga dahil lumalaki talaga ang butil ng mustasa sa nagsimula sa isang maliit. Minamahal kong mga kapatid, ang ganda ng mensahe ng Panginoon.
sa araw na ito, ikalabing isang linggo sa panahon, sa karaniwang panahon. Libre lang ang mangarap. Pero sa ating pangarap, kahit maliliit, simulan natin ito ng may puso, ng may pananampalataya. Kahit ngayon, para namang kaliit, parang wala yatang mangyayari, parang wala yatang magagawa ang itong butil na ito. Ako lang ito, maliit lang ako. Wala naman ako magagawa, wala na ako pwedeng ipagmalaki. Pero tandaan natin, hayaan nating magtiwala sa Diyos. Katulad ng butil ng mustasa, kahit ang liit-liit ang tingin natin sa ating sarili, ang laki naman ng possibility na pwedeng mangyari sa atin kapag tayo'y kakapit sa makapangyarihang Diyos. Palapakan natin ang Panginoong ito na nagmamahal sa atin. Minamahal kong mga kapatid, God's ways are not our ways and God's thoughts are not our thoughts. Tayo, ang style natin, gusto agad natin malaki. Gusto lagi natin tagumpay. Gusto agad natin, yun, sikat agad. Pero hindi. Ang gusto ng Panginoon, be patient, persevere. You persist. Lahat tayo makaka-relate ngayon sa modern technology, high-tech. Grabe, ang uso ngayon, isang pindot, isang click, lahat nangyayari. Instant, laging may shortcut, laging automatic. Pero tandaan natin, ang Diyos ay hindi ganyan. Magdadaan tayo sa process ng ating buhay. Katulad ng isang puno, paano nagsimula? Itatanim. Uusbong. Magkakauhay. Saka lalaki. Saka magbubunga. Ang problema sa atin, gusto agad natin bunga. Hindi pa tayo naghihirap. Hindi pa tayo nagtitiis. Gusto agad natin yung bunga. Alam niyo, ang gusto ng Panginoon, we learn from the process. Marami po akong nakakausap ng mga magulang. Yung nagsimula sa hirap, at ngayon po'y talagang magandang-magandang buhay. Ito ang sinabi lagi, sinasabi nila sa akin, "Ko Father, talagang hirap ng buhay dati. Talaga ho namang halos kami mamalimos. Talagang matindi. Kaya, alam ho ninyo, ang aking pangarap, hindi ko pwedeng iparanas, hindi ko pwedeng iparanas yung naranasan ko at ipaparanas sa aking mga anak. Kaya naman alam nyo ang ginagawa, pag humingi, bigay. Kapag humingi, bigay. Pero ito po ang aking sasabihin sa inyo, huwag po ganon. Kinakailangan turuan natin ang mga anak na magtiis, magdusa din, magsakripisyo, mahirapan. Sapagkat sa tunay, kapag sinanay natin yung mga batang yan ng maalwan, isang click, instant, bukas makalawa, hindi nila alam kung anong mundo ang akala nila. Ito na yung mundo. Kinakailangan palang maghirap. Kinakailangan pala tayong magtiis. Katulad ng pandemic na ito, sa dami pong taong hirap na, maraming taong stress na, maraming tatawag, "Father, eh pwede kang kami dasal ng dasal eh. Ilang taon na ari eh. Magdadalawang taon na. Eh ano gang nangyayari sa atin?" Sa tunay po,
Kung tayo ang masusunod, kung tao ang masusunod, edi dapat ay tama na. But God works in mysterious ways. Oo, maraming nagkakasakit. Oo, maraming nahihirapan. Oo, maraming nai-stress. Pero tandaan ninyo, maraming tao ang ngayon nagdadasal. Maraming tao sa mga panahong ito lumuluhod. Dating busy-busy sa mga material na bagay, ngayon natauhan. Dati ang focus, gusto lamang yumaman. Dati ang focus, gusto lang magtagumpay. Ngayon, natutong magdasal at natutong kumapit sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoong ito. Sa tunay, minsan din natin maintindihan ang dami-dami nating reklamo. Bakit ito nangyari? Bakit ayaw ko ito? Ito yung gusto ko. Bakit baga yung mga gusto ko ang hindi mangyari at yung ayaw ko ang nangyayari? God's ways are not our ways. And God's thoughts are not our thoughts. Marahil, pwede tayong magtampo. Diyos ko, bakit ito nangyari? Pwede tayong magreklamo. Diyos ko, bakit ganito? Pero tandaan natin, in the eyes of faith, and if we have trust in God, ang mga dakilang bagay ay mangyayari kung tayo'y pare-parehong magtitiis. Kung pare-pareho tayo, sabay-sabay tayong magsasakripisyo. Kung sama-sama tayong magdadasal. Kung sama-sama tayong magmamahalan, mag-uunawaan. Kung sama-sama tayong luluhod at lalapit sa Diyos. Ang simbahan ay nagsimula lamang sa 12 apostoles. 12 apostles. After more than 2,000 years, mahigit ng 1 bilyon ang Katoliko Kristiyano. Ang nakakatuwa, kahit pandemic, lalong nakikilala si Kristo. Nung unang panahon, yung China, yung Vietnam, yung South Korea, talagang walang Kristiyano. Pero last year, itong Vietnam, itong South Korea, ang bininyagang Katoliko sa Korea, sa Vietnam, 100,000 mga bagong converted na dati ibang relihiyon. Nung nakilala nila si Kristo, sila'y nagpabinyag at sila'y namuhay bilang mabubuting Kristiyano. Palakpakan natin ang Panginoon, ang Diyos na buhay. Minamahal kong mga kapatid, let us pray for one another. Ngayong panahong ito, marahil may mga pagkakataong tayo na-upset, may mga pagkakataong tayo na-depress, may mga pagkakataong tayo ay nawawala ng pag-asa. Sa mga panahong ito, kapit lang. Sa mga panahong ito, magtiwala sa Diyos. Kasama pala sa pagtiwala sa Diyos ang pagtitiis. Kasama pala sa pagtiwala sa Diyos ang handa kang masaktan, ang handa kang masugatan, dahil yan ang iyong susi tungo sa tagumpay ng ating buhay. Great things start from small beginnings. Maliit man tayo ang ating pananampalataya ngayon, bukas makalawa, dagdagan natin ang dagdagan. Dagdagan natin ang pangarap. Dagdagan natin ang pananampalataya. At araw-araw, para itong mustasa, maliit,
uusbong, lalaki at mamumunga. At tandaan natin, from the start, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Palapakan natin ang Diyos na buhay.